Dagdagan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin Mayor Vico Soto. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy New Year! Sana po ay nakapagpahinga din po ang bawat isa kahit papano. Mukha naman pong lumusog po ang bawat isa sa inyo. Happy New Year, Vice Mayor Dodon, ating mga konsehal. Magandang umaga din po. Gusto ko pong pasalamatan ang lahat ng mga empleyado natin. Nagamat sabi natin, sana nakapagpahinga ang bawat isa. Alam naman natin, ang totoo para sa atin sa pamahalaang lungsod ay December ang pinaka-busy at pinaka-nakapagod na buwan sa lahat. Ano? Pero naging matagumpay, naging successful ang bawat activity natin mula sa Pasko Tita hanggang sa distribution ng pamaskong handog at lahat ng iba pa. Pati sa peace and order natin, ay papano, naging mapayapa, naging maayos po. Kaya sa lahat po na nag-overtime, sa lahat ng nagtrabaho kahit Sabado at Linggo, sa lahat ng nagtrabaho kahit Christmas Day at New Year's Day mismo, maraming salamat po. Special mention, kasi nakita ko kakadaan lang ng truck ng basura, special mention sa Suamo, although hindi sila kasama kasi ngayong umaga, ano, pero si Sir Allen, Christmas Day mismo, nag-report, ano, and day after Christmas, kasi yan yung pinakadalawang ever since. Kahit nung 90s pa, yan talaga ang challenge na dalawang araw ano sa koleksyon ng basura. And day after Christmas, lahat ang daming basura naglalabas. Kapati New Year, mga dyan natin nakikita, nilalabas sa kalsada yung mga lumang sopa, yung mga lumang kutsyon, silya. Yan talaga ang pinaka-challenging. Pero nakita natin na kumpara sa previous years, ay malaki yung improvement. At nakita natin, tutok na tutok talaga yung Suamo natin. At pangalawa, dapat nating ikomenda ang ating marami po ano, hindi ko na isa-isahin, pero ang pangalawa po ang ating Peace and Order Department. Hindi po sila kasama din ngayon kasi institutional sector ang ating flag raising sa pamuna ng ating City Administrator's Office, Sen. Attorney Geronimo Manzanero. At pero ngayon kasama natin siyempre yung mga ibang PSD natin nandiyan sa gilid at natin si Major Dubog ng Bantay Pasig. Major, maraming salamat kung iniistorbo kayo kahit dapat nagnonoche buena kayo kasama ng mga pamilya ninyo, pero hindi, ano, talagang nandun sila, umiikot. Ang siguro pinaka-challenge lang natin pagdating sa New Year, kasi nakita naman natin, di ba, may mga nagbebenta pa rin ng mga illegal na paputok, mga bata, dami nagpapaputok. Tayo sa Pasig, hindi tayo nagbo-whitewash. Ano? Pag may room for improvement, sinasabi natin may room for improvement, kailangan natin mag-improve. Pero isang pinaka-challenging talaga sa atin, yung kakulangan ng tao. Talagang kulang tayo pagdating sa deployment natin ng uniform personnel. Ang police, hindi naman sa LGU ang police, ano, pero ang PNP, nakita natin masigasig din, ano, sina Colonel Sacro, ating COP, siguro next week pwede natin silang imbitahin din, ano, para makasama natin at makapagbigay ng report. Wala pa sa akin yung report, first working day naman ngayon, ano, so di ko naman in-expect na ibigay nila sa akin yung report ngayong umaga din, ano, pero kahit siguro mamaya o bukas tingnan natin yung report kung ilan ba yung naging biktima ng farm. Siguro nakita natin initially, sa initial na bilang natin, hindi kasing taas ng dati, pero substantial pa rin. Nakita natin 2019 to 2020 malaki yung binaba, pero 2020 hanggang ngayong 2023 more or less same, parang nag-line na siya, nag-bumagsak ng 2020 tapos medyo same 2021. Siguro tama naman, no, observation niyo 2022, 2023. Next year gusto natin mas mapababa pa. Pag-aaralan natin yung total ban ng fireworks. Ang hirap lang kasi nasa gitna tayo ng Metro Manila eh. Kahit sabihin mong wala dito, o dumeron pa rin, o sabihin mong matanggal natin dito totally, ang dalila, tatawid ka lang sa ibang lugar sa atin, tatawid ka lang ng kalsada. Ibang LGU na yun, ano? So, yun yung mahirap sa outright or total ban. Hindi kagaya sa ibang lalawigan o sa ibang lugar,
pag nag-ban, edi yun lang problemahin mo tayo, problema natin kahit yung mga sa kalapit nating lugar. Pero yung pinaka-challenge talaga, yung kakulangan ng manpower. Alam naman natin, ang police, ang PNP Pasig, short sila sa manpower. Siguro sa initial, sa ideal na number, wala pa tayong, baka kalahati lang tayo dun sa ideal na number nila eh. Ilan lang ang uniform personnel talaga natin. So we did the best that we can given the manpower that we have. Pati ang peace and order 2024, may mga additional naman tayong darating this year. Pero sa kapasidad natin at sa bilang ng tao natin, siguro masasabi ko na you did a good job. So Major Tubog, sa lahat po, and Colonel, maraming salamat din po. Grabe din yung overtime ninyo ngayong Kapaskuhan, no? Yun lang po muna. Maraming salamat sa lahat. Pagpatuloy nyo lang po yung mga magagandang ginagawa ninyo sa bawat opisina. At syempre, yung hindi magandang ginagawa, hindi pagpapatuloy. Naway maging masagana, mapayapa, at malusog at masaya ang ating 2024. Magandang umaga po at Happy New Year po ulit sa ating lahat. Adjourn na po tayo.